hath not lived, not knoweth, not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God sent His only begotten Son into the world, that He might, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Beloved, if God so loved us, we ought also to love one another. No man hath seen God at any time. If we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Hereby know we that we dwell in Him, He and He in us, because He hath given us of His Spirit. And we have seen and do testify that the Father sent the Son to be the Savior of the world. Sabay-sabay po tayo. Whosoever shall confess that Jesus is the Son of God, God dwelleth in Him, and He in God. Okay, ulitin ko lang po yung verse number 1. Sabi niya, beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God. Because many false prophets are gone out into the world. Let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, na parang love chapter ito po. Dinidefine nyo kung anong pag-ibig talaga. Mga maling conception nyo this morning. We'll start a series, Panginoon, na kung saan i-expose namin mga false teachers, Panginoon, especially kanyang mga false doctrine. We pray na makikinabang kami dito, Lord, na bahagi ito ng buhay namin, pag-aaral namin kung anong totoo at ang puro, makikita namin, Panginoon, din ang mali. So yung mga mali, ma-identify namin, lalabanan namin yan para din po sa mga naraming na biktima nila, Panginoon, nakikita namin soul winning. Sila po yung nalilito dahil sa mga false teacher, mga false doctrine, Panginoon. So we pray na tulungan niyo po kami, Lord, sa series na ito. Na I pray na ma-identify namin sila, labanan, at yung mga mahina pa, Panginoon. Yung iba nga po, Lord, ay medyo hindi komportable sa ganito, but ito po yung mga salita. So I pray na maintindihan namin at gawin namin namin part, Panginoon. Mag-aalang kami sa tao, pero sa mga false teacher na kalaban niyo rin, Panginoon, sila po yung i-identify. Labanan, Panginoon, at kayo pong malalati, Lord, kayo pong tutulong sa amin. Kayo malalati, in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Maka po na po. Good morning po sa lahat. Good morning. 10:24 na pala. So, dahil na-late kasi, na ako din, na-late. So, pero tapusin natin ito na mga 11, mga 10, ganyan ha. 2 parts na lang kasi mayroon akong 7 points. At ito po ay, again, ang title po nito, first part, ito ay Many False Prophets. So, series po ito, number 1 tayo ngayon. Introduction lang muna tayo. Isa-isahin natin lahat kasi naalala ko to. Actually, kaya nga gusto ko, dito si Nadine, sinagtanong daw. Sabi ni mamean nyo, kung hindi nagkakamay, tama na yun, di ba? Hindi, sino mo nagsabi? Sabi, parang bakit lagi nating pinag-uusapan yung mga false teacher. Sino yung tatanong nun? Ikaw, naisip mo na yun, Pame? Napansin mo ba yun? Natatanong mo yun ba? Natatanong mo rin? Hindi. Alam mo kung bakit? Alam mo na kung bakit? Okay, very good ka. Hindi ka na alam umatin. Kailangan natin ito lahat. Pero actually, hindi rin. Ako personally, natanong ko yun eh. At especially sa panahon natin ngayon, yung mga pag pinapakinggan mo yung ibang tagapagturo, mapapansin mo, gano'n ang sinasabi na, huwag natin pag-usapan yan. Kunwari, gusto nila magpasaring, kunwari, sa Catholic. So, mga Diyos-Diyosan, di ba? Hindi nila mabanggit ng Catholic. Sabi lang, merong iba dyan! Gano'n lang sila, parang blind item, alam niyo yung blind. Hindi sinasabi, di ba? Ngayon, gano'n din tayo minsan pag hindi kailangan. For example, may kapatid tayo dito na ganito ang buhay. Hindi nyo makailangan malaman. Pero kailangan natin malaman na mali yun. Okay? So, minsan magpapasaring din tayo. Pero hindi natin ibubulgar yun kasi personal na buhay nyo. Tinutulungan nga natin, di ba? Pero iba po yung mga false prophet. Mga kalabang po ng Diyos yan. So, gagawin natin ngayon, parang di nalilito yung mata, parang blind item. Alam nyo yung blind item? At tawa dati ako dyan, yung mga chismoso, ano yan eh. Mahilig dyan. Kasi nga, ayaw nila yung vulgar, kunwari, yung pangalan. Pero parang pinaparinggan at hindi ko nang papangalanan pero titirahin nila lang mga bagay na hindi naman kasi showbiz eh. Hindi mo kailangan pag-usapan yung buhay ng ibang tao, di ba?
Pero parang hindi sila mahiya siguro sa sarili nila. Ayan, sige, kutkutoy mo lang gusto. Kamusta? Wala, ano? Tibay na yan. Ayan, sabi ko. Sa showbiz, di ganon. May isang dating mag-jowa. Ganon pa yan, di ba? Naghiwalay na doon. Sasabihin lahat ng karumihan at mga batigos doon sa buhay. Hindi naman nila kailangan yung una sa lahat. Amen? So tayo, pag pinag-usapan natin si Manalo, okay, binigyan kami ng pasugo kahapon eh. Kalaban muna ng Diyos yan, ay banatang ko yan ng gusto, wala akong tinutulog sa salita ng Diyos. Alam nyo ba yon? Ginawa ni Paul yan, ginawa ni Jesus yan, di ba? So, sana maintindihan nyo yung pagkakaiba nun. Amen? Pag si Pastor, parang ganyan naman eh. Kaya pinapaliwanag ko po sa'yo. Kailangan kong gawin to, ginawa to ng mga lingkod ng Diyos. Amen? So, gagawin natin to, series natin to, hindi natin susunod-sunod to siguro, mga once a month. Once a month, ito yung ating, ganun pa rin yung title, Many False Prophets, kasi isa-isay natin lahat. So, umpisa natin siyempre sa Catholic, nasa Pilipinas tayo, di ba yung tayong mag-umpisa kahit saan, di ba, Catholic yan. Anong yan? Then, Iglesia ni Manalo, dating daan, and then, kung ano mayroon dito, saka lang natin yung mga wala masyado dito. Kibuloy, very good, no? So, re-research natin yan. Nag-umpisa na nga ako kay Manalo kasi naalala ko, hindi, Catholic muna dapat. Pilipino tayo eh. So, baka next month, amen? Napasunan na din ah. Okay, so, kaya, bakit tayo ganito? Kasi, para malaman natin kung paano natin didil yan. Ang introduction natin, ako, baka introduction niya lang tayo ngayon eh. Dalawang pages ng, sa baka din sabihin na, masabihin nyo, wala naman yan sa Bible eh. Kasi before, lagi ko sinasabi, wala tayong hindi tayo nag-focus. Ngayon, mag-focus tayo talaga sa mga ito. Amen? Nasabi ko na kanina, yung maraming preacher, blind item lang, hindi tayo ganun. Dapat sabihin natin. Para malinaw sa mga tao, hindi sila mabiktima. Nasabi ko na yun. Okay, so sabi dito, who can deny the damage? Sino naawa sa mga false teacher dito? Pastor, wag mo nang si Soriano. Nasa impyerno na nga eh, wag mo nang banatan. Sinong buhay? Si Kibuloy, Pastor. Maawa ka naman yung Kibuloy. Naawa ba sa inyo yung Kibuloy? Sanayin na kayo eh. So, gusto sabihin, kasi nga, sabi ko dito, who can deny the damage? Kaya actually, kahapon kasi doon nga kami sa iglesia na medyo doon kami sa papuntang makabod na hindi pa makabod doon lang sa banda pa, bago pa mag-baskap, may sinabi sila sa akin eh, Tuyang. Kilala ni Angel, oh. So, pero eh nakita ni Bert. Kaya ako, kahit di walang naligtas sa mga iglesia doon, at least nakita ng mga kabataan natin. Amen? Nagsikap ba ako? Binastos ko ba sila? Iglesia kayo? Hindi ako dyan. Una pa lang, sinabi na kasi tinatanong natin yung una sa lahat, di ba? So, hindi po tayo, I believe lahat ng tao pwede maligtas. Again, except yung reprobates, pero karamihan dyan, yung mga biktima ng false teacher, may ligtas pa yan, may pag-asa pa. So kaya doon talagang natutuyuan na ako ng laway kasi nga nanang tubig. Kasi si ate, naawa ko yung mga babae siyang anak. Inatsaga natin. Hindi na ako pinagbasalita eh. Nagtanong naman ako kanina. Sabi ko, pwede ba share namin kayo? O sige po. Tuwa ako pag ganun eh. Bandang huli, siguro nakikita nyo na tumitin dito pag narinig ng mga anak ko to. Paano na? Bandang huli, hindi ako pinagsasalita. So again, pinagpray lang namin sila. So I believe, ewan ko kasi alay daw yun eh. Thank you, anak. So, yan, Stephen, nakita niya yun eh. Ang hirap yan. Yan ang maganda pagkuwento nyo kaysa ML. Kasi lokohin lang kay ML eh. Tumatalino kayo pag ganyan. Nakikita nyo anong klase meron sa tao. Amen? Ma-appreciate nyo yung preaching natin ngayon. Kasi hindi naman mahirap intindihin yun eh. Diba?
Sabi ko, ang dami niyong Bible, anong tama dyan? Ano? Anong translation ng Bible niyo? Lamsa? Ah, yun, Lamsa. Mas alam ko pa sa inyo eh. Nag-aaral ba kayo? Hindi. Hindi ko sa pinapahiya, hindi ako ganito pag andun ako. Ah, okay. Inaano ko lang sa inyo na nakakaawa sila, amen. Yung damage na ginawa nila. Lalo yung iglesia dyan, naku, pag nag-ano yung pamilya yan. Ibig sabihin, pag magsalot sila pala ng lipunan natin, ganun, di ba? Yung sa kan, ano yan? Kanlaon. Kanton, ano yan? Yung place doon. Kandon, Cardona. Sa place nila, ano? Kayo pa rin ba? Yung na. Katmon. Sabi ni, ano, nasakop na ata ng iglesia yun eh. Pwede ba yun? Ah. Meron din pala dun po sa mga kayo sila ng ano sila. Hindi iglesia. Hindi. Okay. Yun ang maganda sa... Pasok ko ba dito ng ano sabi? Tapos na yung katanong dun kasi sabi ko may papasok din dito sa ano nakasama nyo. Dun nga yung sa pataas tayo. Hindi talaga sila papasok ng bago ano dun. Yung mga gwardiya. Ah. So, pero gusto ko lang sabihin dito, may mga taong ganun eh. Una sa Pilipinas, bawal yun. Yan marunong din itong mga ito eh. Alam nila yung Catholic nga. Pag nagparada, pinapasarado yung ano eh, di ba? Kaya yan, battle of the cults na ngayon yan. Eh tayo kawawa, di ba? Pero kasama natin yung Panginoon. Kaya yung banat natin, mas matindi rin. Katulad ginagawa natin ngayon, itong mga ito, kahit bata ito. Pag tanim niya, naintindihan niyo yung pinipresya natin ngayon. Kayo yung magiging katuwang ng church, amen? Na kayo yung magsasabi na hindi lang si pastor lagi nag-preach. Kasi ang malaki magagawa niya, no? Diyan, may nagano sa Bayway Sapa. Kahit wala ako doon, alam niyo na yung tinuro ko na sa inyo, sasabihin niyo na, si Kristo ba, Diyos, tao? Yun lang yun eh. At meron pa akong nakita ka kanina lang sa... Alimutan ko yung... Kasi na, dami nung sa Bible kasi na si Kristo yung Diyos. Amen? Tapos yung nangyari pa nga doon, kwento ko na rin ha. Sariwang-sariwa pa eh. Sabi ko kay ate... Si Kristo ba tao, Diyos? Eh, tao lang siya. Kasi inuulit niya yung tinuro sa kanya. Eh, sabi, eh, nabanggit niya, eh, siya nga ang anak ng Diyos, eh. Bigla ako, oh nga, yan, nay, tama, anak ng Diyos, ha? Tama ba yun? Oh, nagkatawang tao siya. Oh, di ano siya dati? Kung hindi siya tao daan, nagkatawang tao siya, ano siya dati? Kasi ang tao, hindi nagkakatawang tao, tama? Ano nagkakatawang tao, tao, di ba? So, nagkatawang tao ang Diyos! Hindi yun lagi yung ginagawa. Ito lang yung exception. So, natulala si ate. Eh, sabi ko sa inyo, yung damage na ginawa niyan sa lipunan natin, ay, katulad yun, napakasimple ng kaligtasan, tuturuan mo, wala akong ginawang masama sa kanya, hindi ko siya binastos. Pero naalala niya yung sinuturo sa kanila, eh, pag mag-sinabing ganyan, si Kristo Diyos, huwag kayong ano. Yung sinasabi sa kanila, eh, paano maniligtas yun? Mahirap. Pwede, pero mahirap. Lalabas ang ugat mo sa, ano, matutuyo ang anong dugo bago maligtas yung mga alay na tinatawag nila. Men. Pero tsinaga ako, pero wala eh. Nga, gawin ko. Actually, binaano ko lang doon yung mga anak eh. Nakikinig ng mga anak niya, mga matalino yung anak. Nag-isip eh. Sabi niya, Nay, anong sagot natin doon? Anyway. So, matindi po yung damage niya. Kaya ngayon, kaya i-devote natin itong series na to once a month. Para sa mga false teacher, aaralin natin niya. Para hindi kayo magtanong bakit pastor binabanatan niya kasi kailangan. Amen? Ginawa ng mga lingkod ng Diyos yun. Ginawa ni Jesus yun. At babasahin ngayon natin yun sa introduction natin bilang introduction. Ito po yung mga mention sa Bible ng false preacher, false prophet. Umpisa po tayo sa Jeremiah. Ito matindi si Jeremiah. Alam niyo si Jeremiah, matapang eh. Ang dami niyang kalaban, pati mga false prophet. Pag ikaw, prophet ka, tapos may false prophet, kalaban mo yun. Amen? Yung mensahe mo kasi nagko-conflict, katulad ko ngayon, kaya sabi niyo, naipigun ako sa ganyan. Tuturo ko dito ang kaligtasan ay by grace, through faith. Diba?
Kaya yan ay biyaya ng Diyos. Maliligtas ka, pero biyaya ng Diyos kasi hindi naman, hindi mo naman kaya eh. Kaya sasabihin ng iba, hindi, kailangan magpakatuwid ka. Sinasabi ni ate, di ba? Kailangan maglingkod ka. Eh, nay, yung kanina nagsabi kanina, regalo. Hindi regalo eh, nililito mo kami. Huwag mo kami lituhin ng katotohanan. Hindi niya sinabi yun, pero ganun yun. Sinabi mo yung katotohanan, siya mismo nagsabi kanina, ang regalo, walang bayad, walang kondisyon, nag-agree na siya. Ang regalo ng Diyos, buhay na walang hanggan. Tapos sasabihin mo, kailangan mo mag sa iglesia, magpabinyag. Anyway, kalaban natin, si Jeremiah po, kalaban niya yan. Ito po yung sinabi niya. Jeremiah 5:31, basahin ko na lang po. Sige, basahin niyo rin para... Mayroon tayong apat kay Jeremiah. Sabi po niya dito, tayo muna, sige po, ready, go. Prophets prophesy falsely, and the priests bear rule by their means, and my people love to have it so. And what will ye do in the end thereof? Amen. May preaching na ganyan, ganda eh. Ang title, what will you do in the end thereof? Anong gagawin mo? May false prophet dyan, naintindihan nyo ba? Yung mga prophet, mga lingkod, dapat ng Diyos yan. Tapos ang sinasabi nila, kabuktutan. Kasinungalingan. Tapos, yung mga priest din, that bear rule, sila yung mga namumunuan, ang ginagawa nila, they rule better means, ibig sabihin nun, hindi na silang titiwala sa Diyos. Tayo mga ruler dito, anong gusto mong ngayari? Itong sabi ng salita ng Diyos, ito gusto natin eh. Ganun na. So kasi sabi dito, yung mga people, gusto rin na ng ganun. Patulad ni ate, kahapon nga, mali na kayo, gusto mo pa yan. Dito na ako pinanganak eh. Kung pinanganak ka sa mali, paano? Kasi na, halos iyak mo yung, yung mga tao, maligtas lang. Kaya sabi dito, what will you do? Kaya yun ang tanong natin ngayon, anong gagawin mo? Sino niya naligtas dito? Dati, hindi kayo naligtas sa religion nyo. Kami, atuloy kami dati, hindi kami naligtas. Tagal na namin, si daddy, oh. Imagine mo yun. Wala kang gagawin. Jeremiah 6:13, ako naman. For from the least of them, even unto the greatest of them, everyone is given to covetousness. And bakit? And from the prophet, even unto the priest, everyone dealeth falsely. So kaya nga, bakit napapahamak daw yung marami? Kasi yung mga tagapagturo na dapat sabihin mo lang yung katotohanan, pagpapalain yung mga tao, matututo yan eh. Eh kasi yung mga preacher na rin, loko-loko. Amen? Basta yan na naman, nasama mo ng bibig mo. Mas matindi. Alam mo, pag binasa mo yung Matthew 23, sinasabi ko lang totoo, amen? Pag narinig nyo ako dyan sa, saan dyan, sa Philip, sa tindahan ko saan, ganito ako magsalita, sabihin nyo si pastor, ang bastos ng bibig. Wala akong sinasabihan ganyan, pero ito kasi yung totoo, amen? Sino magsasabi nyan? Loko-loko ka talaga, pag ikaw ay preacher ka, kalokohan pinipreach mo. Amen? Galit ang Diyos dyan, galit din ako dyan. So sana kayo rin. Amen? Amen. Pero huwag nyo nga sabihin agad sila, hoy, loko-loko, hoy, loko-loko. Pag naging pastor kayo, sige. Pero iba, ganun din eh. Anyway, huwag nyo gawing laro. Amen? Kaya galit na galit dito si Jeremiah. Sa 8:10, nakikita nyo yung tema dito. Therefore will I give, kayo pala, ready, go. Therefore will I give their wives unto others, and their fields to them that shall inherit them. For everyone from the least even unto the greatest is given to covetousness, from the prophet even unto the priest, everyone delivered. Ganun ulit, di ba? Pero this time, andiyan na yung curse sa kanila. Ah, sige, loko-loko kayo, ha? At hindi lang yung mga priest, pati mga tinuturuan nila. Ganito mangyayari. Ganito pa yung warning kasi Jeremiah. Sasakupin kayo. Yung asawa nyo, gusto nyo, bibigay ko sa iba. Gusto nyo ba yun? Kailan nangyayari yun? Ang Diyos na nagbigay, ha? Hindi gagawin ng Diyos yung basta-basta, pero loko-loko kayo, eh. Ibibigay ko yung asawa mo sa iba. Ibig sabihin nyo, re-raping yun. Matindi na kasi loko-loko sila, eh.
And your fields, oh, meron akong lupain. Sino maraming lupain dito? Ang sarap niyan, di ba? Tataniman mo. Blessing sana yung pera na sabi ng Diyos. Ibibigay ko rin sa iba yan. Kasi nga, yan, sabi dito, by the way, sabi, given to covetousness, kasi kayo, mga, ano ba yung covetous, hindi lang maingiting yan eh. Yan yung mga sakim sa pera. Amen? At actually, isa yun sa mga marks talaga ng false teacher. Okay, dito tayo sa last, sa Jeremiah, sa 14. Ako, sino na? Ako naman, oh. Then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name. Naintindihan niyo yun? Yung mga propeta ay nagtuturo ng kasinungalingan. Ang Diyos ang nagsabi niyan. So, huwag niyo sabihin, kapong, ganun si mga palusot nila, di ba? Eh, lahat naman tayo, pastor. Eh, wala naman magsasabi ng mali sila. Yun ang pinag-usapan ko, ano yung tama at mali? Ba't mo sinasabi? Alam ko na yun. Pero paulit-ulit siya, napansin nyo ba? Kasi excuse po yun. Ibig sabihin nun, ayoko nang makinig sa'yo kasi kami, naglolokohan kami, kayo, lolokohin nyo rin kami. Parang ganun sila eh. Pare-pareho ng mga sinungaling eh. Totoo ba yun? Ibig sabihin ba ko na, may na-encounter ka 10 religion, lahat loko-loko, lahat na loko-loko, lagi sinasabi sa inyo to eh. Kasi iba sa ating kawawa kasi matarating kayo ng Baptist. Kaya tinanong ko rin, alam nyo ba yung Baptist? Hindi po. Kasi tayo, hindi tayo maingay, hindi tayo, wala tayong malaking pondo dyan na lalabas tayo sa Channel 2, Channel 7. Na wala na palang Channel 2, di ba? Buti nga, hindi. Yan yung diehard ba dito? Wala naman. Mukhang babalik ka pag nawala si Duterte, anyway. Babalik eh, no? Ha, iba yun kasi, anyway. Ang sabi ng Diyos, may mga propeta, mga sinungaling. Kaya huwag nyo na sabihin sa akin na, Pastor, pare-pare, hindi tayo pare-pareho. Amen? May tinutukoy siyang sinungaling, may mga tunay. Kaya sila susumpain, ang dami sa kanila, si Jeremiah hindi, matapat to eh, pero yung iba sa kanila, kadami sa kanila, mga sinungaling. Kaya yung mga tao nila, gano'n, wala nang gana sa salita ng Diyos. May pinipris ang salita ng Diyos, eh, ano naman, pinipris salita ng Diyos. Wala na silang pakailang kasi ang dami lang loko-loko na makinggan eh. Amen? So, anong gawin natin, Pastor? Huwag tayong gumaya sa kanila. Meron pa rin tunay. Okay? Hindi ko na, ano to, basta sabi dito, send them not. Ang mga loko-lokong propeta, mga false prophet, hindi sinugo ng Diyos yan. Amen? Yes, Pastor, gusto nila maglingkod sa Diyos. Sinugo din sila ng Diyos. Ganyan yung mga sinasagot sa atin, mga pastore. Sino kang, sinugo din siya ng Diyos. Babasahin mo yung 1 Timothy. Nako, hindi na po uso yan. Hindi sila sinugo ng Diyos. Amen? Isa pa, pinakamasakit na mangyayari sa akin, ha, sa buhay ko, na kayo na nakakarinig na ng salita ng Diyos, tapos mapupunta kayo sa mga ganyan. Ewan ko lang, baka hindi kayo ligtas. Amen? Eh sabi ng Diyos, sabi, neither have I commanded them, hindi ko sila kinausap, hindi ko sila inutusan, they prophesy unto you a false vision. Mga Pentecostal, nakita ko ang Diyos. Wala naman sa Bible, kontra pa sa Bible tinuturo, totoo ba sila? Yan si Kibuloy, saka na yan, daming kalokohan yan, pero dahil naniniwala, di ba? Naloko. And divination and a thing of naught. Walang kwenta. And the deceit of their heart. Niloloko nila yung sarili na. Niloloko sila ng puso nila. Lolokohin din nila yung iba. At yung mga iba, nagloko na. So, yung sabi sa inyo, yung false prophet, napakarami yun sa Bible. Leviticus. Lamentation. Jeremiah pa rin to. Ano nangyari sa kanila? Sabihin ng Diyos ngayon na ito pa yung nangyari sa nasakop na sila, talagang nag-iisisi na sila. Nakita ni Jeremiah, kawawa itong mga to. Anong sinabi dito? Kayo na ulit, no? So, ready, 14. Ready, go. Thy prophets have speak vain and foolish things for thee, and they have not discovered thy iniquity, to turn away thy captivity, but have sinned for thee false burdens and causes
song back. Ganda, di ba? Naintindihan niyo ba yun? Talagaluhin ko muna bago ko i-explain. No? Sabi dyan, yung mga propeta nyo, kaya sabi ko sa inyo, may pari dyan, mayroon dyan ano, nagalangin mo ba yun? Huwag mo mabastusin na ano, ha? Pero huwag kang ano, Father, baptist ka, tawag mo sa pari, Father. Sabi dito, yung mga propeta nyo kasi, yung mga teacher nyo, pag sinabing sin, vain, and foolish things, yung mga nakita nila, puro kalunguhan, walang kwenta. Pwede ba yun? Eh, sinabi dyan eh. Ay, ito yung napaganda dito. Kung meron kayong pakiramdam kay pastor na kayo, lagi kong inaaway, ito tingnan nyo. Sabi dito, and they have not discovered thine iniquity, sa Tagalog, hindi nila sinabi. Basta sasabihin mo na naman, masama ako kasi hindi ako matin eh. Ganun talaga yun! Ay, tindihan nyo ba yun? Ito sinasabi dito, galit ang Diyos sa kanila. Bakit? Kasi hindi mo sinabi yung mali nila eh. Ang totoong propeta ng Diyos, sasabihin sa'yo yung mali mo. Hindi yung mali ka na, sabihin nyo, okay lang yan. Busy ka? Okay lang, busy ka pala eh. Okay lang yun. Huwag kang matin. Ito, galit na galit yung sinabi. Hindi sinabi sa inyo yung mali mo. Pag hindi sinabi sa inyo yung mali mo, sabi mo, okay lang yun. Kaya ang mga totoong lingkod ng Diyos, hindi papalagpasin yan. Amen? To turn away thy captivity ngayon, kayo, nasakop ngayon. Kung sinabi ng mga propeta sa inyo, dapat yung malaman, hindi magkakaganyan yan. At ito may malupit. Kasi ang alam niyo, yung Kristiyano, may preaching yan, may sermon yan, di ba? Ano sasabihin nila kung hindi nila sabihin yung kasalanan? Ah, meron silang ibang nasabihin. Ano yung mga sinasabi nila? Maglingkod tayo sa Diyos! Kaya yung mga pera nyo, lagay nyo dito lahat. O kaya iba naman, panalangin natin yung mga bakla. Kasi hindi nila sasabihin yung tama, ibang ilalagay nila sa inyong burden. Yun ang sinasabi dito. Kasi wala na eh, wala nang sila. Mag-preach pa tayo? Ha, mag-preach tayo, pero iba yung paggawa natin sa mga tao. Amen? Ay, yung mga sinasabi, mag-disciple kayo. Diba? Disciple kayo, pati mga baptism, naaasal ako eh. Inaayos kayo yung ating mga statement of faith natin. E di inilagay, tinignan ko lahat ng mga baptist lang. Hindi ko na alam siya, fellowship, walang kwenta yun eh. Mga baptist lang, tinignan ko, para i-compare kayo sa atin. Gagawa tayo sarili nating statement of faith. Mga baptism, ganun din yung mga term na ginagamit eh. Disciple, si ano, si Abante, ganun. Naniniwala ka ba? To make disciple. And I view na. Sabi, teach them. Yung magpapadisciple, sige, pero hindi yun ang primary goal natin. I-preach mo lang yung katotohanan, turuan mo sila. Hindi yung parang gagawin mo, disciple kita, ha? Sila yung naitataas, eh. Kaya sabi nyo, but have seen sin for thee false burden and causes of banishment. Naintindihan nyo ba yun? Ang nilagay nila sa inyo sa halip na mapabuti kayo, tulad nga ng perfect example yun, mga bakla, di ba? Yung CCFBCF, marami. O, gumawa tayo ministry pa sa mga bakla. Yung mga susuporta doon, ano mangyayari? Sige nga. Sila mismo sumpay ng Diyos. Kasi kalaban ng Diyos yan, tutulungan mo pagpe-pray mo. Kaya yun ang naging cause of banishment nila. Tinanggal sila ng Diyos doon kahit pinangako ng Diyos sa inyo yung promised land. Ay nagloko sila. Kasi yun ang tinuro sa kanila. Nasa introduction pa lang tayo. Micah, di po galit ha sa mga bata. Micah 2:11. Ang gaganda kasi ng verse eh. Na-fire up ako eh. Sino na ang babasa? Kayo na. Ready, go. Walking in the Spirit and falsehood do lie, saying, I will prophesy unto thee of wine and of strong drink. He shall even be the prophet of this. Ganito po yan, no? Pag binasa nyo lang yan, kung sino daw yung sinungaling, sila yung propeta. Pero ganito po yan, may sarcasm dyan. Hinasabi ng Diyos, mga loko-loko to,
Pero kung ang gusto mo, okay? Ano sabi ng ibig sabihin ng prophesy unto thee of wine? Ano sabihin? Ibig sabihin ito, mga false teacher, ito, mga prosperity gospel. Ang wine madala sa Bible, yun ay tinutukoy kayamanan. Kasi nga, mahal ang wine dati. Ngayon, ang juice ngayon, bumili ka lang dyan, uy, juice. Kahit every morning, lunch, pwede ka naka-juice, di ba? Dati, ganyan kami dati, pero na-realize ko, mataba na ako. Tubig na lang, tubig. Mura na kasi ang juice ngayon. Dati, napakamahal. Kaya pag sinabi ng Bible yan, na nag-prophesy siya, nagturo siya, nag-preach siya about wine, ibig sabihin, mga ano yan. Sabi dito, strong drink, hindi lang wine, hindi lang juice, pati strong drink, alak. May mga ganyan po. Mga lasinggero kasi, meron kami mga kilalang ganun eh. Hindi niya maalis sa bibig niya eh. Lagi siya magbibigay ng hint sa'yo, alak ulit. Mabuti man lang kung dinudurog mo yung alak sa utak ng mga tao, kasi hindi eh. Beer. Biro-biro, gagamit niya sa biro. He shall even be the prophet of this people. Ibig sabihin, ang context niyan, yan, ano, sword destruction, ibig sabihin, pag loko-loko kayo, yung magiging propeta niyo, mga pasto niyo, loko-loko na rin. Okay, so gusto ko sabihin dito, may mga false teacher, kaya huwag niyo sabihin na walang weta itong ginagawa natin. Totoo yung dati sa kanila, totoo sa atin ngayon. New Testament tayo. Sino na pong babasa? Ako naman, no? Matthew 7. Ay, alam niyo na to. Beware of false prophet, which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. So napakasikat yan, ha? Ang false prophet daw, hindi yung magsasabing, kay Satanas ako! Hindi ganun yan. Kaya false prophet. Nakita yung may mga meme. Inishare ko, yun ang dapat ano nyo, yung ating page, ha? Yun ang i-browse nyo. Huwag kung ano-anong kalokohan. Yung nga dati pinitch natin, may mga ganda doon. Hindi ako nag-share doon ng mga ano lang, mababaw. Meron doon yung mga false prophet. Anong gagawin nila? Para pakinggan sila, kala ng mga tao, Kristiyano sila, magdadamit ng, sabi dito, sila ay wolf. Ang wolf ay parang matinding aso yan eh. Utak aso din yan. Pero ano yan? Wild. Okay? So nagdadamit sila ng damit ng sheep. So sinasabi niya, parang kala mo Kristiyano, pero hindi pala. At sinabi pa dyan, ravening wolves. Kasi mga gutom na gustong maggulo yan sa church. Amen? So wala naman sa atin sanang ganun. Pero, kaya mag-beware kayo. Ibig sabihin, mag-ingat kayo. Amen? Yung sinasabi sa atin sa Bible. Kaya yung topic natin ngayon, ng isi-series natin, paulit-ulit sa Bible, mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat! Hindi, pastor, pareho lang tayo ng Diyos. Pastor. Isa nga lang ang Diyos. Hindi tama. Yung kaso yung mga nagtuturo, sa ibang Diyos ka dadalin, sa demonyo. Isa lang ang Diyos, yung tunay. Pero, kaya, anyway, Matthew 24, ito yung sikat din. Kaso, ano na to? Tribulation. And, ano daw mangyayari? Bakit tayo mag-ingat dapat? Ready, go. And many false prophets shall rise and shall deceive many. 24. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. Show po yan, show. And shall show. Yan pong old spelling niya. So, isang chapter, dalawang beses inuulit. Ba't paulit-ulit ang Diyos? Kasi importante yan. Amen? At especially nga to, kasi end times to. So, habang lumalapit yung end times, lalong dadami, dadami. Bakit mas doon? Ang daming church. Ang daming Yeshua. Meron ng Calvinist. Meron Jehovah's False Witness. Mga saksi ni Batman. Diba? Ang iglesia ni Robin. Eh, sabi ng Catholic. Bakit ganun, pastor? Ba't nalito kami? Hindi ang Diyos ang naglito sa'yo, amen? Ang naglito sa'yo, minsan ikaw din eh. Kung sinusunod mo yung konsensya mo, may nag-preach na sa'yo yung baptist, aalis ka pa? Eh, sabi dito, hindi ko ano yun, basta end times na yun, dami. Kaya title natin, Many False Prophets. Hindi konti. Chachamba mo na lang. Hindi. Pag chachamba-chamba ka, sigurado ka. Chachamba ka nila. Sa dami nila. Amen?
Matthew 26. Kasi baka may duda kayo, hindi naman ganun karami, Pastor. Sino na ba? Ako na. But found none. Yea, though many false witnesses came, they found none. At the last, they came to false witnesses. Ito yung kwento kay Jesus. Naghahanap yung mga kalaban ng Diyos. Kasi ang batas nila, kahit naman sa atin, dapat may magte-testify. Dapat may kukundi na sa tao. Yan, loko-loko yan. Sino nagsabi? Ako lang. Bakit? Eh, meron kang ano eh, ulterior mo. Hindi pwede ganun. So, dapat marami. Kasi sabi nyo, false witnesses. Kasi nga, paano, sino mag-reklamo kay Jesus eh, mabumuti siyang tao, di ba? So, anyway. Kaya wala silang makita, tapos may nakita sila, kaso dalawa lang. Pero again, false witness. So, Mark 13. Hindi ko nabasahin sa Mark 13, parang sa Matthew 24 din yan. At sa Mark 14, ganun din. Ito na lang basahin na sa Luke. Kayo mabasa, di ba? Sa Luke 6. Kayo na, ready, go. Woe unto you, when all men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. Woe! Woe unto you! Sabihin, kapighatian ang sayo. Bakit? Kasi pag ikaw daw ay, katulad nga ni, nabanggit nyo kanina, si Pope, ay, halik tayo sa kamay ni Pope. Talagang ginagalang siya ng sanlibutan, tama? Pwede si Billy Graham, si Kibuloy, Soriano, sino pa? Iglesia ni Manalo. Ang linaw, di ba? Pag gustong-gusto ka ng mga tao, kapighatian sa'yo, kawawa ka. Bakit? Kasi ganun din ginawa nila ng mga tao o ng mga yung mga tatay-tatay nila sa mga lingkod ng Diyos. Ganun ba ginagawa sa mga lingkod? Yung tunay na lingkod ng Diyos, tinatangkilak ba yun ng masa? Hindi. Sabi niya, mga false prophet yan. Hindi ang karaniwan sa mga, ang karaniwan talaga sa mga lingkod ng Diyos na totoo, persecution. Okay, huwag niyo ako persecute, ha? Ibig sabihin ko lang, ganun yun, action yun ng mas maraming tao. Kaya wala akong kilalang baptist na talagang tunay, tapos ang dami. Birang-bira yun. Actually, alas wala nga eh. Wala talaga. Okay. Meron, ano lang yan, mga lumilipas. Acts 13. Introduction lang tayo ngayon, ah. Balik ba kayo mamaya? Okay. Ako na, no? Acts 13:6, and when they had gone through the isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet. So, nagpipreach lang sila doon, nagpipreach, nag-go soul winning. Uy! Inamit kami, false prophet. So, gano'ng kadami yan? Ang dami. Diba? So, Acts 20:29. Bigla mo na lang masasalubong yan eh. Kaya paghandaan. At marami sila. For I know this. Kayo, ready, go. For I know this, that after my departing shall grievous wolves enter in among you, not sparing the flock. 30. Also of your own selves shall men arise, speaking perverse things, to draw away disciples after them. Okay, ito yung famous farewell speech ni Paul sa mga Ephesian elders, no? So, sabi dyan, po yan, sparing yan, ha? Pag sinabing sparing, pag sparing, double R. Okay, sparing. Pag sparing, sabihin, pipiliin kang hindi galawin. Okay, di ba? Parari, si... Ito, babanatan ko si Flame. Babanatan ko si... Inigo. Ay, si, ano, mukhang mabaito. Hindi ko nababanata. Mga ganun. Gagalawin. Ay, huwag natin gagalawin to. Yun ang i-spare ka. Ibig sabihin, sa halip na banatang ka rin, ay, huwag naman to. Ang sabi sa kanila, baliktad. No? Itong mga loko-loko na to, mga grievous wolves, meron ba silang ititira sa atin?
ay, wag yan, ano yan eh. Bata pa yan eh. Mga bata nga ang kawawa ngayon, madalas eh. Alam nyo ba yon? Eh, wag yan, walang ganun. Kaya sabi ni Paul, kaya naiwa-warning yan, ang haba na speech niya dito, ang ganda na speech niya dito eh. Sabi niya, pag alis ko, nako, ang daming papasok sa inyo mga false teacher. At sabi niya sa 30, also of your own selves. So yung mga anak niyo, pag hindi niyo natuluan, ha? O ano nung pinapanood pala sa internet? Diba? Ay, may magaling na pastor doon, kaya siya sikat kasi nagtuturo siya ng prosperity. Gusto ko yun ah. Eh, anak ko ng pastor. Eh, tatalunin ko si pastor, yung tatay ko. Gagawa ko, magtuturo. Sabi dito eh, dito mismo, sa kanila, mga Kristiyano na sila, manggagaling sa labas at sa loob ang mga false teacher. Lagi ko sinasabi, ito yung inu-quote ko po. Acts 20. Kaya mag-iingat tayo. Amen? Kaya tayo, pukpok tayo sa labas, gagwadyahan natin tayo sa labas, mga false teacher. Ganon din sa inyo. Kaya, Bible ng Bible tayo. Tapusin na natin to. 2 Peter 2:1. Actually, tinininan ko lang po yung mga false teacher, false prophet. Dami ko nakita eh. Ito na, lalo na yung 1 Peter tsaka Jude. Parallel po yan eh. Ito sabi, ready? Ako naman, no? But there were false prophets. Dami. Also, among the people, even as there shall be a false teacher among you. Ganun ulit, di ba? May mga false teacher sa labas, mayroon sa loob. Who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them. Pwede ba yung Kristiyano? Tapos maraming ganun. Masabihin nila kami, Kristiyano, Panginoong Isus, paano ka naligtas? Eh, nanampalataya kami. At, kami din, nagpakabait kami. Yun, dininay mo na yung sufficient and final, ang sabi doon sa, ano natin, Hebrews 10:10, di ba? Siya nag-sacrifice para sa lahat na yun. Then, kailangan magpakabait ka. Yun ang ginagawa nito mga to. Dinidinay nila ang Panginoon. Okay? And then, 14. Again, the same chapter. Sabi dito, having eyes full of adultery and that cannot cease from sin, beguiling and stealing. Sino kayo dinidescribe ito? Mga loko-loko, mga adig, mga kunwaring pastor to. Iniwala ba kayo? Eh, mga pastor ba nag-adultery? Kilala kami. Si pastor, di lang niya may natin ni Sus. Pero pag kami nila, sinasabi niya eh. It cannot cease from sin, beguiling unstable soul and heart that have exercised with covetous practices, cursed children. So, meron bang mga false teacher? Madami. Nagbasa ko yung first John kasi dyan tayo eh. Revelation, hindi na to. So, may mga false speech siya sa Revelation. So, mag-point tayo ah. So, ang points natin, may 7 points tayo. Tapusin natin yung 1. Yung first. So, ways to identify. Nabanggit ko ba ang title natin, Many False Prophets, ang subtitle, Identify and Combat the False Teachers. Okay? Luto na ba yung pagkain? O, hindi pa. Okay. Tuloy lang ako. Ways to identify, combat false teacher. Paano natin sila malalaman ang false teacher sila? At paano natin lalabanan? Sabi kanina sa ating verse, sabi dito, sa balik tayo sa 1 Peter 4, 1 John. Sabi dito, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Sa Tagalog, ang lahat daw ng paano malalaman na yan ang Espiritu ng Diyos? O, sabihin, tama yan. Tamang aral yan. Paano masabi? Lahat daw na nagsasabi at nagpapayag na si Kristo ay nagkatawang tao ay sa Diyos. Laglag na agad yung unang malalaglag. Iglesia ni Manalo. Saka po yung mga Hudyo. Actually, yung mga Hudyo na naman ang kalaban dito. Sabi nila, si Jesus, siyempre, hindi sila niniwala kay Jesus, niniwala sila ng Messiah, na darating na hanggang ngayon, hinintay nila. Ibig sabihin, ayaw talaga nilang dumating eh. Kasi dumating na, ayaw pa rin nila eh. Kaya sabi dyan, malalaman mo na false teacher yan pag hindi nila sinasabi na si Kristo ay nagkatawang tao.
Eh, paano yung Catholic? Sinasabi din nila yan. Eh, kaso sabi ng Catholic, nagiging katawan din ni Kristo yung tinapay nila. So, binababoy nila yung tinuturo dito. So, pasok din sila dito. Amen? So, point number one natin, paano tayo malalaman yung false teacher tsaka lalabanan? Paano? Una, maligtas ka muna. May lagi ito sa point natin, di ba? Know God and Spirit. Alamin mo, sino ba yan? Kaya lagi tayo tinatang, ligtas ba yung tao to? Tanungin mo, ligtas ba siya? Ikaw, ligtas ka ba? Gusto mo malaman kung sino yung false teacher? Ligtas ka ba? Ba't mo gusto malaman? Kasi kung hindi ka paligtas, hindi mo malaman. Yung sabi ko sa'yo. Titignan mo, maganda ba yung church nila? Masaya ba sa church nila? Dami ba sila? May mga kabalkada ba ako doon? Yun ang hinaharap ng mga taong hindi ligtas. Hindi mo rin malalaman yung false teacher. Ba't ko pa sabihin sa'yo? Amen? Kaya kung di ka paligtas, baligtas ka muna. Amen? Amen. Sabi dyan eh, alamin mo. At malalaman mo yan pag sila ay ang pinanampalatayanan nila si Jesus Christ. Okay? Eh, hindi sinasabi ng lahat eh, pero malalaman mo yan. Pag tinanong mo, yun nga, sinasabi ko, inirarando ko yung mga statement of faith ng mga churches eh. Yung iba, hindi ligtas eh. Ano ba yun? Kaya hindi mo ma-identify yan. Kaya hindi nila tinitira yung false teacher kasi sila din, ganun din. Naawa sila sa kapwa nila. Okay? Eh, baka ako may magsabi sa akin false teacher. Kung tunay ka, sabi mo, sige, go. Magkakaalaman. Okay, dito lang tayo sa point number one. Sabi dyan, 1 Corinthians, ako na lang, basahin ko na lang, 1 Corinthians 12:14, napakasikat din naman ito, sabi dito, but the natural man receiveth not the things of the Spirit of God, for they are foolishness unto him, neither can he know them, because they spiritually discern. Sa Tagalog, pag hindi ka ligtas, di mo maintindihan yung mga Espiritu ng Diyos, di mo alam. So, kaya number one natin, para malaman mo yung false teacher, maligtas ka muna. Pag naligtas ka na, ina-expect ko, hindi mo nakaaway si pastor, di ba? Pastor, maawa kay Kabula, hindi. Kakampi tayo. At sabi sa verse 13, tapusin na natin dito. Gusto ko pa sana ng ano eh. Nay, luto na ba? Hindi pa eh. Hereby, pakibasa po, ready go. Hereby know we that we dwell in and he in us because he had given us of his Spirit. Okay, so Romans 8 din, di ba? Tinukoy yan. Paano mo malalaman na ikaw iligtas, siya iligtas, kung nananatili at nakatira sa kanya yung Holy Spirit? Okay? Kasi pag pinag-usapan natin to, siya ay false teacher, siya ay... Ikaw, iligtas ka ba? Ganun lagi ang tanong ng Baptist. So kaya number one, maligtas ka muna. Know God and His Spirit. Kasi siya nagbibigay sa atin yan, yung Spirit. Kasi, tingnan nyo, bakit yung sinabi ito. Unang introduction natin, tsaka pinaka-text natin. Sabi niya, beloved, believe not every spirit. Hindi sinabing, believe not every people. Kaya napansin nyo yun? Sabi niya, believe not every spirit. Kasi yung mga tao, may spirito yan, nag-asalita yan. Pero pag hindi yan sa Diyos, hindi dala niya yung spirito ng Diyos. Kaya pag nagsalita yan, talagang talo yan eh. Kaya ako, di ako gano'ng katalino, pero pag may kausap ako unsaved, alam ko agad din eh. Hindi tayo takot, di tayo papahamak yung iba, eh, bahala na sila. Nalabanan natin yan. Amen? Okay, pagod na ako. May question ba? Sige po, at least nakuha nyo po introduction natin. Kayo yung kandidato para maintindihan nyo ng gusto to. Kasi nakita nyo introduction eh. So mamaya nga po tutuloy natin to. Meron pa tayo other 7 points. Paano natin lalabanan niya? Basta mayaman si Kibulo, hindi ko kaya labanan niya. Kaya mo yan. At least yung part mo, gawin mo. Amen? Aralin mo. And then, yung mga kaibigan mo, pag nakikita mong nahuhok na kayo sa riyan o kay Kibulo, pag-pray mo, matutulungan mo yan, alamin mo itong mga bagay ito. Amen? Let's pray. Lord, maraming salamat po sa inyong mga salita na napakalino naman. May mga tatanong sa amin, Panginoon, na bakit ganito, bakit ganyan. Kayo po nagsabi na ito ay parte ng aming buhay. May mag-preach ng katotohanan. Marami po nagtanim na ng kasinungalingan. So I pray na maintindihan namin na parte ng aming ministry ay to root out the lies. Alisin, Panginoon, i-dig deep, Panginoon, yung kanilang mga kasinungalingan at para yung mga aming tinutulungan, inaakay sa inyo, Panginoon, ay pag na-identify na kasinungalingan yung tinuro ng mga false teacher, ay sila po yung mas malapit na, Panginoon, sa
pangunawa ng katotohanan. So I pray na kayo po yung ikilos lagi sa aming pag-aaral, sa aming series na ito, Lord. Kahit mga bata pa ito yung iba sa amin, Panginoon, nakita nila ng linaw ng inyong katotohanan. Mahal nyo kami, mahal nyo yung katotohanan din. And therefore, you hate the false teacher and the lies na meron sila. So I pray na kayo po yung gagabay sa amin, aming pag-awitan, Panginoon, at aming kain at Panginoon. I pray also, salamat po sa mga nagluluto, Panginoon, maaga pa lang. So I pray na kailangan nyo po ang bawat isa. Basbasay niyo ang pagkasalo sa mga arawan din, Panginoon. Maraming salamat po. Dagdagan niyo po sila ng mga taon. Paglilingkod sa inyo, Panginoon. Malulating. Jesus.